So mga ka-idols, no? Dito na naman tayo, nakapag-video. Tapos tayo nakapag-pull out sa pier. Medyo before tayo mag-kaya, isang video muna. So ito pala, sa last ating video, tungkol to sa forex and stock market. Ngayon, dahil siguro sa parang paspasa na ngayon ang vaccination, no? So ngayon, ang tinitik ko yung stock market natin. Umakyat na. So, chance nyo na. Tinitingnan ko doon sa ilalim, nagbabounce back siya, nag-V-type. Pag mag-V-type sa ilalim, medyo magandang palatandaan yun. At saka mababa ang mga presyuhan ngayon. So, ngayon, medyo bumili ako ng tatlong stocks. Isang cement resort at isang holdings. Tinitingnan ko lang fundamentals. I-check nyo lang sa Google kung bibili kayo. Tingnan nyo doon ang ano niya, status. Kung may ang capitalization niya, may nagdagdag, may pumapasok na ibang investor, mas maganda. Lumalaki yung capitalization niya. So i-check nyo lang. Ayaw ko lang magbigay kung anong kumpanya kasi mahirap na. Parang na-promote tayo. Pero dito sa channel ito, malalaman nyo. Magtanong lang kayo. So far, kahit hindi blue chips, hindi malaking kumpanya, yung mga maliliit tayo lang, sobra isang piso. 1 peso something yan. 2 piso. So pag may 10,000 ka, imagine ha, pag 10,000, try nyo, 1 peso yung presyuhan or 50 centavos or 1 peso. Di, sa 10,000 shares, meron ka ng 10,000 piso, may 10,000 shares ka. Eh, kung tinan natin kung saan nagdaan, nakapresyo yan ng mga 4 pesos, 5. O kung babalik siya, kahit lang 3 pesos, magkano ang kinita mo sa isang per share, per unit? 2 peso, o kung 5, parang investing ka, bayaan mo, 4 peso. So yung kapital mong 10,000, kikikita ka ng 40,000. Diba? So, maganda ngayon. Maganda ngayon dahil umakyat-akyat siya. At saka nakita ko dahil sa nakita natin na paspasa na yung roll out ng vaccine. Ibig sabihin natin na saka ang gobyerno ngayon parang focus na sila sa ano eh, sa pag-open ng economy. So chance yun na. Kailan pa kayo makikita ng ganyang kababa ang presyo ngayon? Mag-register kahit anong broker, kung hindi kayo makatanggap sa Core Financial, try nyo sa BPI Trade o sa Metrosec, sa Metrobank. Meron pang iba dyan. Kasi baka nag-open na din kasi sa daming volume ng Core Financial, nahirapan sila sa dami nilang client ngayon. Kasi nagkaroon ng pandemic, doon nagpunta yung mga, kahit mga bata pa, nag-invest na sa stock market, nag-trade na. So, kayo, magsimula na rin kayo. So, basta, tinignan ko lang ha, kasi tinignan ko bawat sa charting niya. Lahat sila, halos pareho. Kaya ang pwede sa inyo, ang akong tips ko sa inyo, nabalitaan kayo na itong kumpanyang to, tapos mura, i-check niyo sa Google, type niyo doon sa MarketWatch or sa Bloomberg. Tingnan niyo doon ang status niya at saka ano yung plan nila. Nagdagdag sila ng kapital like itong Abuitis Power. Oh, 23 ngayon, something dito pero nabita ko kasi ano nang daang ano after sa kon. Balikan ko lang siya pero dito muna ako sa mga hindi ko pa si bumibelo eh. May ilang percent pa lang tinitrade ko. Titingnan ko lang sa ilalim kung ano yung mga indicators. Yung ginagawa natin sa forex, di ba? Sabi ko, forex at saka stock market, pareha lang. Yung mga lines, ay aralin nyo na. Yung sinasabi ko, price action, yung mga moving averages. Take note yan, moving averages. Yan, kahit sa moving averages lang, i-familiar nyo. Ito tandaan ha. Pag itong long term, gusto mo mag long term kasi di mo pa alam mag-trade ng araw-araw. Long term ka lang. Tanda, isulat nyo ito. Pag ang simple SMA, simple moving averages na 200, nasa ilalim siya, i-click mo doon,
maganda sana. Makikita mo doon sa ano, YouTube, basta yung 200 moving averages, ilalim siya ng 50 moving averages, at saka yung 20, tatluhin mo, 20 moving averages, 50 moving averages, at saka 100. Pag nag-inline yung tatlo from 20, 50 to 200, tapos yung price, current price, nasa ibabaw nila, kung investing, yung hanapin mo, pag nag-curve yan, pag pumatong yung presyo, bili na. Tapos, pwede mong pag nakabili ka, pag mag-start kayo, magtanong lang sa channel ko. Mcniks, dito, open tayo. Kung sige, i-stake profit mo, isip mo sa ganyang presyo. Bibigyan ko kung na kayong bonus. Habang bilhin nyo yan, isip mo, pabayaan mo lang. O yan, basta sa local market, huwag lang muna sa forex kasi madugo itong forex eh. Maliit ang capital pero pwedeng i-wipe out yung pera mo. Pero dito, hindi, sa local market, sa stock market sa Pilipinas. Sige na, magpa-register kayo. Dali lang naman yan ha, pagpunta ko kung sa Core Financial, doon sa website nila, registration. So may form dyan, i-print out mo, pilapan mo, prepare mo yung mga government issued ID. Sana mo siguro doon, pilapan mo siya. Iwan ko na ha, kung may online na ba si Derek yun, kasi ano tayo yun, pandemic, di ba? Pero pareha lang naman eh, kasi pag na-approve na yung ano, binabasa nila, ano yung mga... mga documents mo sinasubmit, chin-check nila, tapos sabi ko, i-schedule ka na tatawag sila sa iyo sa webcam. Then ganun, hindi sila pakikita, ikaw lang, tinitingnan nila, tapos nagkulay yung ID mo, sample license mo, or SSS ID, ganun. So, pag ano yung picture sinasubmit mo doon, kung ano yung picture sinasubmit mo doon, yun din ang titingnan nila sa ID mo, kung pareha, so ikaw yun. Tapos handa mo yung bank account mo, pwede video. Pwede Metrobank, PBI. Pwede basta pasok sa kanila kasi naka-online banking ka dapat ha. Kasi sa online banking, doon sa transfer to another bank or PayBill, maghanap ka doon sa choices. Call Financial, blah, blah, blah. Kung anong bayaran mo, call Financial, pindutin mo. Ano mo na yun, i-save mo na sa online banking mo. So pag kasi mo sa online banking mo, doon na, mag-select ka na lang doon, mag-separate ka, 10,000 ngayon, transfer to Core Financial from your BDO sample, pasok na doon. So doon sa account mo, kasi binibigyan, okay na, approve ka na, bibigyan ka ng user's name. Yung user's name mo permanent, pero yung password mo, ikaw ang papalitan mo yun within 24 hours. Meron doon sa ano niya, sa yung ano mo, yung portal, tawag niyan, meron doon sa diction. Aralin mo. Tapos kung maghirapan ka, ano na sa channel? Mcniks, ano to? Next, pag ako'y namimili ng kuhan, saan ang watchlist? Gagawa, may watchlist doon. Sample, andiyan ang users name mo, password mo, nabuksan mo na. Tapos, pumasok ka ng 10,000, sample lang. Pasok yung 10,000 doon sa account mo, from BDO to doon sa Core Financial. Sample, nag-deposit ka ang mga 30 minutes or 1 hour. Pasok na yun. Pwede mo siya ipalawap sa email. Pero pasok automatic yun. Malayo na siguro 15 minutes 30. So nakita mo doon, papasok siya sa buying power mo. Buying power yan papasok. So ngayon, may platform yan dyan. So, sample, napili ka na, napisil ka. Pupunta ka sa watchlist or sa choices mo. Sa watchlist mo, pindutin mo yung watchlist sa ibabaw, sa kaliwa, sa left side. Tapos, i-type mo doon, sample, British Power, abbreviation AP, sample, SM, BPI, kahit ano, makita mo doon may mga previsyon niya eh. Cebu Pacific, ano, 7-Eleven, kahit ano, doon yung mga kumpanyang malaki. Pure Gold. So ngayon, pag pili mo na sila, Pure Gold, MPI, lahat. Pag pili mo doon, pindutin mo. Pag pindot mo doon, mayroon siyang ano eh, yung buy, yung ano yung tawag niyan, ask and bid price and ask price. So makita mo na yung volume of traders, makita mo na yung volume kung ma-order mo yung mapasok sa requirements, at least kung mura, at least 1,000 per unit, per minimum 1,000 shares kung 50 centavos, pero pag cents lang 10,000 shares ganyan. So bili ka 10,000 agad, bilhin mo yung tag piso lang dyan. Sample, gusto mo mag-invest sa sample, FLI or ang LFI is ano yan, yung mga ano, kaya ng mga Mega World,
yung isa Philinvest. Philinvest. Mura pa, minsan tag 90 centavos. Basahin mo Philinvest. Philinvest, babasa ka sa ano niya, fundamentals, basa ka doon. Basa ka sa Philinvest. Oh, ganda to. Mayroon silang plano. Magdagdag sila ng 30 billion or 100 billion, 30 billion sa kapital nila. Tapos itong mga tinatayo silang bago-bago sa nakita mo. Maganda ang mga outlook, ang ganda ang nila mga plano. So, tingnan mo naman, tingnan mo yung decision niya. Ito sa, meron dyan, may topic tayo sa susunod. Yung sabi kong intrinsic value ng kumpanya, yung mga EPS, earning per share, i-separate ko yung topic na yan. Gawa tayo ng video niyan para hindi magkahalo-halo. So ito lang ngayon, may advance akong ibalita sa inyo na stock market, baka itong, basta i-update ko lang kayo na itong presyo ngayon gumalaw na. Tingnan ko ha kung tatagal to. Tingnan ko kasi supply and demand makikita natin eh. Basta may ano, malalaman natin. Subscribe lang please sa mga para dadami naman. Ituturo ko sa inyo. Paano yung maging indicators nyo, magandang indicators na parang doon ka na lang. Pabayaan sila pag normal lang to. So pag normal lang itong merkado, yung galawan normal na may. Kasi mag, ganun lang yan siya, di ba? Pullback. Kung nababasa mo yan, naman siya mag, overbought siya. So, kailangan siyang mag-breath. Bababa siya ulit. Pullback lang yan, ha? O, nakita mo, kasi ma-anticipate mo, bili ka naman ito, baka. Tapos, kung nagtingin mo na, may indicators na medyo nasa peak na siya, na oversold na siya, overbought. O, so, kailangan siyang yung oscillator niya. Bababa siya. So, makikita mo baba, ilang percent na. From 20 to 80%. So, pag nandun na siya sa baba, di, ayan, pwede na to. Bibili ka na naman. Pag akyat, binta mo doon. Ganda ha. Pag malalaman mo dito, itatanong sa channel ko. Wala na to. Diretso na itong ginawa natin. Eh, nasimula natin. Naliligo na tayo. Nababasa di. Manabo na lang tayo, di ba? Sa ako lang naman, di ba? Karang, parang, ano na, outfit ko lang ito eh. Di ba? Trading, entertainment, di ba? Minsan, mga sa mga ano na, kabaro natin si Iman, may mga subject kayong pakunti-kunti. Pero, para ngayon, inaano ko muna kayo para at least, hindi ma-divert yung isip nyo. Stock market, pwede nyong simulan. Kahit sa Forex, level up na lang yan kasi yung Forex, madugo. Kailangan muna na gamayin mo muna yung stock market, yung technical analysis, sit up, bago tayo mag-Forex. Sa Forex demo lang muna. Para ano, pero pwede ka live agad sa ano, stock market. Register lang kayo tapos ano, pindut-pindutan ko lang kayo kung ano, i-invest yung kumpanyang 'yan. Hanggang matuto kayo kung bakit si Mcniks doon siya pumasok. Dami, 1,000 siguro yan plus. Eh, ito sa dami, pili lang tayo kahit mga 10 diyan o 20, pili-pilian natin na kung sino yung magbaba, mag-pull back, pira. Pa binta, doon naman. Babasahin mo naman isa. Ganun-ganun ka lang. Pag mag-intraday trading ka, swing trading ka, regardless of the company, but with regards to the stars that align, yung sinabi ko. Pag na-align, wala. Kahit anong kumpanya, pag nakikita mo na yung indicators, pagpakyat, tirahin na. Regardless of the company. So, intrinsic value, if you are trading short-term, no. Fundamental, wala. Price action ang ano dyan. Kung ano yung nasa harap mo. But if you have no time to study, to monitor, then investing long term. Yung sabi ko sa iyo, long time frame. Patong presyo, babayaan mo. Sit mo lang doon. Every 2 months, 60 days, maximum yan. Sit mong profit. Babayaan mo, nagtrabaho ka. Pag tingin mo, uy, pwanga na, sungkit pa yung take profit na binigay yung Mcniks. Eh. Bili ka na naman, hanap ka na naman ng bagong ano yung mga naka-inline sa mga indicators mo. Stock market na. Legit yan, local market. Parang nag-negosyo ka. Ito kasi na, pag nag-stock market ka or ng ganitong mga extra, basta okay lang na yung merkado, wala itong mga pandemic lang, naway matapok, mag-subside ito, balik tayo sa normal. Pwede hanap po kayo. If you know the technical analysis, then, and then ko associated with sabayan mo ng fundamentals, maganda ng takbo niyan. Oh, totoo. Kasi may 100,000 ka.
300,000, 50 miles, 100,000, pag nakita mong magandang 100,000, pagkita ng 3,000, benta mo, sino mabibigay sa'yo? Ito, di ba? Maya-maya, gumalaw naman yung 50 miles mo. Naging 1,000, benta mo na naman. Malinis na. Kasi, ang nangyari kasi niya, pagbili mo, may certain ang tax yan. Buti lang. Broker's fee. Din pag benta mo, medyo okay. Depende. Pareho na sa normal naman tax na in-implement ng gobyerno. Tapos pang nakita mo dyan, malinis na yan. Yan, sus, marami pa. Try nyo. Tanungin nyo. Wala pa man nagtatanong dyan. Maraming nanonood. Nag-view. Pero wala nang tanong. Wala man to. Kung nagsabi na akong mag-trade sa, I am not any connected sa financial institution ha, na I will invite you. Because, as I've said, meron tayong stable na trabaho ang ganito. Kahit contractual tayo, meron. As long as the company willing pa na sa servisyo natin. Hindi naman ito makahamper sa servisyo natin. Kasi we are doing this extracurricular activities. Kuhan man. Wala naman tayong ban. Tapos naman tayo sa ano natin. Or parang time to relax. So before we relax, exercise sa puso ba? Kanta-kanta ko, download. Pinalabas ko na yung mga composition ko. Tingnan nyo na sa PKB. Pinalabas ko na. Mayroon pang iba. Yung tungkol sa mga... Ay, yun pala ha, paki-check out si... Suportahan natin si GP Mendoza. May kantahin niya yung Pusong Luwag ko. Plano namin, may ginagawa pa kasi niya ng music video. Yung pang finale, may mga correction lang kasi alam naman yung hindi man tayo Tagalog. Pati si GP, Bisaya mo yun. Kaya sabi ko, kailangan dating natin Tagalog yung diction natin, pronunciation. So, ngayon, ito okay na sana, pero music video ginagawa pa, tapos uulitin, may portion na, ano tayo, medyo na-delay ang, pero ipatugtog siguro niya, pero sa mga, ano sa tinga, sa music, mapapansin, pag hindi ka Tagalog biyero. So, yun ang ano ko eh. Dahil tayong composer, gusto din natin na, kung ano ang feedback sa original pa ng duha, ganun din dapat sa kanya. Para yung support ng mga madlang ka-idol niya. Ano? So, hopefully, yung narito kong kanta, yung isa dyan, kausap ko na yung arranger, pina-arrange ko, para hagod ballad talaga ba, with saxophone, with acoustic guitar, pero titinan ko kung may time, makababa ko, daanan ko yung ano niya, studio, kasi package yun, kantahan ko. Kung si dad natin, hanap ako lang medyo bata-bata na match-match sa style natin. Husky kunti, medyo may mga pag-aribi kunti, ganun pa. Kung makuha niya, di siya pakantahin natin, bata, may tura, Spotify, iTunes. Chance na dyan sa mga, meron ko, kontakin nyo lang ako, pakinggan ko yung quality ng boses nyo. You're welcome sa mga bagong henerasyon na gustong kakanta. Or on ballad kasi tayo, yung pop lang, hindi tiwala tayo sa mga rap. Yung queen sa yung, kasi yung expertise niya man lang. Ay, nag-request nga sa akin, kailan ng GP, napakomposon daw ako ng novelty song. Nagtungkol sa mga marino. Meron ako dyan, pero hindi man yung parang may pagka-comedy. Parang wala pa ako nakagawa ng comedy. Para bang sabukan pa natin, wala pang time. Pag balad lang, medyo naayos na ako sa mga balad-balad, rock, slow rock, paspasan konti, meron tayong mga pundo pa dyan. So yung willing, kontakin nyo, gusto nyo, hindi ko pa ipalabas yung iba, rehin nyo, ayon sa akin, para, meron yung kinsari, tapos arranger, meron mga arranger na lang okay din, package lang, mura lang, pwede kayo ipa-arrange yung kanta. Yung mga marunong, yung mga hilig kumanta, pwede kayo magpagawa sa kanta sa akin, mababae, lalaki, do it. Kasi pwede nyo kung may, di ba, may ano ako dyan eh, number. Pero itong pwede ba tayong gagawa ng kantang ganito na bla 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 para bagay sa boses ko, sa kalahe mo, may kanta ka na. Tapos sa'yo pa, pag-aari. Okay na. So yan ha, good news sa, kung gusto nyo, parang galaw ang local market. Pa-register na kayo sa any broker dyan. Kayong matakot. Negosyo kayo doon. Renta pa kayo. Hanap pa kayo ng tao.
Tapos ang pambayaan, kung may trabaho kayo, di, maganda ganito. Kung may extra income kayo, may income na kayo, tapos ganito ang sideline, side hustle nyo, pwede na. Isa sa mga passive income mo. So yun din, minsan magtatopic din tayo ng ibang pamamaraan kung yung ano, di ba, isa, pang isa mo ng panghirit. May, di ba, yung parang pag-usapan natin na yun, kung ang bahay mo ay tapos ng nabayaran, sabi mo, acid, oh, acid din yan. Totally acid na ba talaga yan? Less, ano na ba tayo? Liability free? Sasakyan mo, bayad na. Liability free ba? Hindi. Kasi yung sasakyan mo, kailangan na maintenance. Change oil, registro, renew. Di ba? Gulong, maintenance. So, liability siya. Kasi hindi mo niya ginawang pa, parintahan yung sasakyan mo. Bahay, kurente, tubig. Kaya. So, sample yung sabi ko, 15,000 mong liabilities. Kung ang area mo,